Malimit, nakaka-stress na din po ang marami o baon ka sa pagkakautang. Na ito ay pilitin mo mang iwasan ay hindi mo magawa. Kaya't sa bandang huli, ikaw ang nahihirapan kung paano makakaahon. Sa ibabahagi kong ito ngayon, nawa po ay makatulong sa inyo kung kayo ay mayroong ganitong nararanasan. Maraming pagkakautang o baon, nagsisikap naman, subalit hindi talaga makaahon. Magsisimula po kayo ng Martes ng gabi at narito ang mga dapat ihanda na mga sangkap o kagamitan na gagawin natin sa paggawa ng pampaswerte na ito upang kayo nga ay makaahon sa pagkakautang. Mangangailangan po tayo ng mga kandil, ng isang kandilang puti. Yung pong bago, ito ay kaya po ganito, itinuso ko na, nasindihan ko na. Papel na puti o yung pong sigarilyuhan nung unang panahon para manipis. At tatlong dahon ng laurel. At ganito po ang pagganap. Sa Martes po ng gabi, magsindi kayo ng kandila at susunugin ninyo ang isang dahon ng laurel. Isang Martes lang po ng gabi. Pagkatapos, yung abo noon, iipunin ninyo sa isang puting papel. Dito po, iipunin nyo. Then, kinabukasan, Miyerkules ng gabi, magsusunog na naman po kayo ng isa. Then, Webes ng gabi, magsusunog uli kayo ng isa. Bali, tatlong gabi pong sunod-sunod yun. Tatlong gabi. Sa gabi po yun gagawin. At sa patatlong araw, ang lahat ng abo na inipon na inyong binalot dito ay inyong pagsasama-samahin. Natural, lahat dito po nyo inipon. Kunyari, ito na yung abo, naipon nyo na, pagsasama-samahin nyo po yun. Kinabukasan, bali ay Biyernes, yung kukuha uli kayo ng isa pang papel na ganito. At isusulat nyo naman ang orasyon. Kapag naisulat nyo na ang orasyon, ito po bali yung orasyon. Pais, Gais, Lagol, Las, Talzu, Kusig. Kung hindi po maging malinaw ang pagbanggit ko, maaari po kayong mag-comment at itanong sa akin at isasabihin ko po sa aking message. Mag-PPM po kayo sa akin. Magtanong lang po kayo at isesend ko sa inyo kung ano po yung Latin o orasyon na isusulat. Kapag po napagsama-sama nyo na yung abo ng tatlong dahon ng laurel, ito, tatlong dahon ito, lalagyan nyo siya ng konting asin. Yan, babalutin nyo sama-sama, abo at asin. Kunyari, nabalot nyo na yan, ganyan, papasok po lagi ang pagbabalot. Papasok, yan, ganyan. Kunin nyo naman yung papel na may orasyon na nakasulat dito. Kunyari, ito po nakasulat yung orasyon. Sulat na po yung orasyon, ano? Ibabalot nyo po itong abo. Ito pong abo. Ibabalot nyo po uli itong abo. Yan, dito. At dito, kayo ay mag-wish kung ano ang inyong nais.
kung ano po ang inyong kahilingan. Siyempre, tungkol po sa utang. Panalangin sa Panginoon na kayo ay gabayan at sa pamamagitan nito ay kayo'y makakabayad sa inyong pagkakautang. At pagkatapos na ito ay mabalot, kukuha kayo ng pouch na red. Ilalagay niyo po ito. Nakapag-wish na kayo dito, tapos na araw yun ng Friday kasi Tuesday nga po mag-uumpisa. Ilalagay niyo po siya dito. Yan. At inyong ito ay inyong ilalagay sa inyong isasabit sa inyong main door. Sa main door po. Kung gusto niyo naman mas okay din sa isang puno o halaman sa inyong bakuran. Basta po sa unahan. Kung may puno kayo sa unahan o halaman na malaki na maaring pagsabitan, mas maganda po kaysa sa pinto. Pero okay din naman sa pinto. Kasi pag sa pinto po, napapansin kapag kami bisita, baga napapansin na ano yun, ganyan. Nawawalan po yun ng birthhood, kumbaga ng visa. Kaya mas maganda po sa isang halaman, hayaan nyo po siya lang doon. Na basta sa unahan, pwedeng yung basta po halaman na pwedeng paglagyan. Huwag lang yung halaman na maliit kasi baka po malikot ng bata o ano. Basta kung may puno kayo sa harapan, pwede nyo po siyang maglagay ng isang pako, isabit. Wala na pong makakapansin noon. Ganun lamang po. At siguraduhin ko sa inyo na kayo ay dadatnan ng swerte, mga hindi inaasahang pagkakaperahan. So, makakabayad kayo ng utang. Ganun lamang po yun. Hindi naman po kapag gumawa ka nito, magmamagic na ang utang mo ay mababayadan mo agad kung wala ka din pong pagkilos at walang dumadating na swerte para ikaw ay magkapera o para bigla ang pera, ay hindi rin po kayo makakabayad ng utang. Kailangan po talaga may pagkilos din. At yun nga lang, kung may ginagawa kayong ganito, kumikilos kayo na may swerte namang dumarating. Hindi ka mukha po ng iba. Kumakayod ka na nga, parang wala din, katamtaman lang yung nadating, hindi ka na makabayad ng utang. Kapag gumawa po kayo nito, kayo po ay sobra ang dadating sa inyong pangangailangan at kayo ay makakabayad ng utang. May mga swerte pong dadating na hindi nyo inaasahan. Inyo pong pakiramdaman at ito ay mangyayari. Una po ay ang ating pagkilos, sipag at tiyaga, at ang ating taimtim na pananalig sa ating Panginoon, sa ating ginagawang mga ganito. Iyan po ay mga perpektong sangkap na kailangan sa ating mga pampaswerteng ginagawa. Huwag tayong makalimot sa Panginoon, magdasal, humingi ng gabay. At ang pagpapala ay sa Kanya nagmumula.